Isang maganda at maula-ulang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay umuulan, malamig-lamig. Kaya mamaya po ay may panlaban tayo sa ulan na yan. Mamaya ay magluluto po ako ng isang masarap at mainit-init na sopas. Pero bago po ako magluto, ipapakita ko po sa inyo yung aking mga tinanim. Tumubo na po sila, mga kamayoras. Masaya po ang aking pakiramdam. Dahil yung tinanim ko po ay tumubo na, nagsitubuan na po sila. Kaya ipapakita ko po sa inyo ang aking mga tinanim. Then, ayan na mga kamayoras. Ayan po ay patatas. Tumubo, may tumubo po kasi dun sa patatas na nabili namin noon. Kaya, kaysa naman po siya maitapon, tinanim ko na lang po siya. Kaya, ayan na po, malago po yung ating patatas. Tapos, dyan po sa dalawang puti na maliit, mayroon po dyan saluyot at buto ng malunggay. At doon naman po sa isa na yon ay ito naman po ang ating napakaganda at malagong lettuce po ay ang upo. Ayan. Tumubo na rin po. Lumalaki na rin po. At syempre, hindi magpapahuli si Patani. Ayan. Tumubo na si Patani. At syempre, sa kanyang katabi ay ang okra. Sa kanyang katabi naman ay ang ampalaya. At ang ating sibuyas na pula. Ayan po lahat ng aking mga tinanim. Ang kalabasa. Ayan po. Ayan, puro kalabasa po yan. At sa bandang dulo na yon, yung nakikita po kayo nakadrawing sa papel, ay ang blackberry. Ayan po. Nawa po ay magsilago at magsibulaklak at magsibunga po silang lahat. Para naman po pagdating ng tamang panahon ay may mga ma-harvest na tayo. Yan mga kamayoras, ang aking lahat ng mga tinanim. Yan lang ko po sila tinanim sa mga paso na pahaba. At sa susunod po, para magapangan naman po sila, lalagyan po natin dyan ng net. Para po yung net ang kanilang gagapangan. Sige po mga kamayoras, hanggang sa susunod. Mamaya po, papakita ko po sa inyo ang aking nilutong mainit-init at masarap-sarap na sopas panama sa panahong, ayan, makulimlim at umuulan. See you mga kamayoras, hanggang mamaya po. Ayan po mga kamayoras, umpisahan na po natin ang pagkikisa. Una ko po ilalagay, init na po ang ating mantika, ay ang sibuyas. So, bibisa lang po natin yan. Sa mahinang apoy. So, pag nagbibisa nyo na po ang sibuyas, pwede rin po gamitin nyo ay ang puting sibuyas. Ngayon po yung nasa akin ay puting sibuyas. At rin po pwede na po dapat. Pag nagsipit ang siyang sibuyas, ilagay po na naman natin ang bawang. So, pagpatuloy po natin ang pag-iisa. At pag nag-golden brown na rin po ang ating bawang, susunod naman po natin ilagay ay ang manok na hinimahimay natin. At ang balon-balonan na nilagagin po natin kanina para mas madali po siyang lumambot. Ito na po. Balon-balonan po na ng manok po yan. Ilagyan din po natin. Kunting halagan din po at susunod na rin po natin ang ating nilagang laman ng manok. Hindi na rin po yung buto para mas lumasa po ang ating sopa. At
pag nagutagot ko na rin po iyan, ngayon po ilalagyan po natin ng paminta. At ang gagamitin ko pong paminta ay ang patis para mas malasa po siya. Next mga kamayos, nagutagot ko na po maigi yung mga ingredients. Ngayon po ay lalagyan ko na ng mainit na tubig. Mga 3 cup po ng tubig na mainit. Kasi po mamaya po ilalagyan din po natin siya ng gatas. Ano po mga kamayos, titignan po na natin yung ating pinapakulo. Ayan. Kulong-kulo na po siya. Ngayon po ay ilalagay ko na po ang ating gatas para mas lalong sumarap ang ating sopas panama sa panahong tag-ulan. Ngayon po ay medyo malamig po dito ngayon dahil umuulan nga po. Ayan po, nilagay ko na po ang ating gatas. Ngayon po ay halin din natin ng dahan-dahan lang. At hintayin po na, tatakpan po natin muli at hintayin po natin siyang kumulo. Tapos pag kulo po niya, titikman po natin. Pag okay na po yung lasa niya, ilalagay ko na po ang ating carrots at yung mga yung repolyo, ang ating macaroni. Ito na po muli mga kamayoras, bubuksan ko na po at ating titikman. Alambot na po ng ating mga ito, barong-baronan ng manok. Ngayon po ay titikman ko kung okay na po ang lasa. Ilalagay ko na po ang macaroni at ang mga gulay. Titikman ko na po ang ating sopas. Okay na po ang lasa. Ilalagay ko na po ang mga gulay. Pulo na po mga kamayoras ang ating masarap na sopas. Ngayon po, ilalagay na natin ang carrots. Yan po ang aking unang nilalagay sa gulay kasi medyo matigas-tigas po yung carrots. Konting kulo lang naman po yan. Pag kumulo na po siya, ilalagay ko naman po yung repolyo. At pagka lagay ko na po ng repolyo, sunod ko naman po itong pulang red pepper. Basta red pepper po. Yeah. Optional lang po yan kung gusto niyo pong lagyan or hindi. Kung gusto ko pong lagyan para mas lalong mas sumarap yung ating sopas at may konting pula-pula din po siya. Kulong-kulo na po. At okay na rin po yung lambot ng ating mga ingredients, carrots, okay na rin po. Ngayon pa isusunod ko po itong red man. Yan. Pag nalagyan na po natin, susunod na po natin ang repolyo. Konting kulo lang po siya para half-cook lang din po ang ating mga gulay. At pag okay na rin po, kung kumulo na rin po siya ng konti, ilalagay ko naman na po ang macaroni na ating nilaga kanina sa pinaglagaan ng laman ng manok. Konting kulo na rin lang po siya dahil nalaga ko na rin po yung macaroni at hindi na po kailangan ng masyado mapakuluan para hindi po rin malamog. Po. Ngayon po ay tatakpan po natin siya. Tingnan po natin ang kumulo at ilalagay ko na rin po ang ating macaroni. Ayun na po mga kamayoras, kumukulo na po ang ating gulay. Ngayon lang po ay ilalagay ko na ang ating macaroni. Konting kulo lang po ito tulad po ng sinabi po kanina dahil nilaga na po natin ito sa pinaglagaan ng laman ng manok. Pag nalagay na po natin, dahanin lang po din natin siya ng dahan-dahan. At pagka nahalo po na natin siya ng maigi, ngayon po tatakpan natin muli at ano po siya dahil konting kulo lang po dahil nalaga na nga po itong macaroni natin. Po.
Maya po, papakita ko sa inyo pag naluto na ang ating sopas. Ito na po mga kamayoras, luto na po ang ating masarap at init-init na sopas para sa panahong tag-ulan. Ito na po ang aming kakainin. Kain na po tayo mga kamayoras. Sarap po yan. Marami po ingredients. Ito po.